Boxing update tayo mga tol, Prince Albert Pagara may laban na nga po ngayong June 15 na gaganapin sa Cebu. Makakalaban po niya ang isang Chinese boxer na may kartadang 8 wins to KOs may 3 talo. Edad 25 na itong Chinese boxer at nagsimula sa boxing noong 2016. Samantala si Albert Pagara nagsimula ang kanyang boxing career noong 2011. May kartada si Pagara ngayon na 34 wins, 24 KOs, may 1 talo. Kaya abangan po natin ang bawat laban ni Albert Pagara ang kanyang muling pagbabalik. Sa ibang banda naman, MMA fighter na si Nate Diaz, makakalaban niya si George Masvidal. 10 rounds ang laban sa isang boxing match, gaganapin po yan sa light heavyweight division. Mangyayari po yan sa June 1 sa California. So anong masasabi niyo dito mga tol, labanan ng dalawang MMA fighter? Patatandaan po natin natalo si Nate Diaz laban kay Jake Paul. So marami kayang interesado sa magiging laban ng dalawang MMA fighter. Maganda sana kung sa MMA ang laban dahil dyan sila professional. Pero kung maglaban ang dalawa sa isang boxing match, ano kaya ang aasahan natin na ipapakita nilang performance? Sa ibang banda naman, Rolando Romero sinabing mas mahirap na kalaban si Isaac Cruz kumpara kay Ryan Garcia. Matatandaan na maglaban sana si Rolando Romero versus Ryan Garcia. Pero hindi nga po natuluyan dahil napunta si Romero kontra Isaac Pitbull Cruz. So ayon kay Rolando Romero, mas nakikita niya na mas mahirapan siya kay Pitbull Isaac Cruz dahil isang agresibo. Kumpara kay Ryan Garcia na easy fight lang daw kay Rolando Romero. Co-main event nga po ang laban ng dalawa sa March 30. Main event naman ang laban ni Kit Turman versus Tim Zhu. Kaya itong pinakamalaking laban ngayong Marso. Sa ibang banda naman, Canelo Alvarez pinag-aaralan na ang kampo ni David Benavides kung paano nila ito talunin. Alam ng kampo ni Canelo na mahirap na kalaban si Benavides dahil napakalaki. Marami nga ang nagsasabi na weight bully daw itong si Benavides sa super middleweight. Dapat ang timbang ni Benavides na babagay ito sa light heavyweight o cruiserweight. Matatandaan dalawang beses nag-overweight noon si David Benavides kaya nga nabaklas sa kanya ang WBC belt. Hindi niya nakuha ang tamang timbang sa final weigh-in. Sumobra ang timbang niya sa 168 pounds. Kaya nabaklas sa kanya ang titulo. Kaya sa susunod na laban ni David Benavides mga tol, mapapalaban na siya sa light heavyweight. May rumors nga na makakalaban niya ang isang sparring partner ni Canelo Alvarez. Tinignan natin mga tol sa BoxRec kung official na ba ang laban eh, hindi pa naman nakalista. Hintayin na lang natin na maging official yan sa BoxRec bago natin gawa ng video. So ibig sabihin lang yan mga tol na pinaplano na ng kampo ni Canelo kung paano nila talunin si David Benavides. Kung sakaling matalo si Canelo kay Benavides mga tol, dyan na ba matatapos ang karir? Matatandaan na natalo si Canelo kay Dimitri Bivol. Hindi naging issue yun sa kanya dahil si Canelo ang umakyat sa light heavyweight. Pero kung si David Benavides ang tatalo kay Canelo sa super middleweight at maagaw ang kanyang apat na titulo, tingin ko mga tol, malaking big deal ito kay Canelo. Kumbaga masasabing end of era, pinasa na kay David Benavides ang trono. Hindi man mangyari ngayon 2024, marami pang taon ang dadaan 2025, 2026. 33 pa lang ngayon si Canelo kaya pagdating ng taong 2026, edad 35 pa lang si Canelo. Kaya marami pang laban ang darating sa kanya, lalo na mapapalaban siya ng tatlo o dalawang beses sa loob ng isang taon.